Magandang hapon po sa kanilang lahat. Ang ating scripture text sa oras na ito ay mababasa sa Psalm 24, reading verses 1 to 6. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. For he hath founded it upon the seas and established it upon the floods. Who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in his holy place? He that had clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. He shall receive the blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. This is the generation of them that seek him, that seek thy face, O Jacob, Selah. Let us pray. Our gracious God, our loving Heavenly Father, Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa patuloy na pag-iingat, paggabay at sa lahat ng mga pagpapala mo sa amin sa araw-araw at sa magandang kalusugan sa bawat isa. Father God in heaven, use our speaker today as a channel of thy blessings and give each and every one of us a receptive heart as we listen upon thy word. As we continue with our prayer meeting, bless us, Lord, for all of these things we pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.
Purihin ang Panginoon at magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Dahil sa araw na ito ay sama-sama tayong muli na mag-aral ng kanyang salita, magpuri sa kanyang dakilang pangalan, magpasalamat sa mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon sa atin, at higit sa lahat, sama-sama muli tayo sa pananalangin para sa gawain ng Iglesia at pananalangin para sa isa't isa. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa ating text sa gabing ito at ito ay makikita sa 2 Corinthians chapter 4 verses 1 to 12 at babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Reading now sa verse 1, "Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants, for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. We are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. So then, death worketh in us, but life in you." Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Sandali po tayong dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Dakilang Diyos, Ama naming mapagmahal, salamat sa pagkakataong ito. Sama-sama kaming makapagpuri sa inyong pangalan, sama-sama kaming makapag-aral ng iyong salita, sama-sama kami, Panginoon, sa pananalangin. Inihiling po namin, dinadalangin o Diyos, na bigyan mo kami ng bukas na kaisipan at nakahandang puso upang tanggapin ang iyong mga salita. Linisin kami, Panginoon, sa lahat ng aming karumihan upang walang maging hadlang sa iyong salita na maihasik ito sa puso namin, tumubo, lumago, at magbunga para sa iyong kaluwalhatian. Sawayin mo po ang kilos ng kaaway upang hindi mahadlangan at hindi po, Panginoon, mabalisa ang aming mga kaisipan at ang aming mga puso. At sa halip ay maituon namin ang aming mga sarili sa pag-aaral ng iyong salita. Maluwalhati ka nawa, Panginoon, sa gawain ito at gumawa kang makapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming idinudulog at dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng ating mensahe sa gabing ito is The Wonder of Serving God. Makakaranas po ng dakilang mga bagay ang isang anak ng Diyos kapag siya ay naglilingkod sa kanyang Panginoon. Ang ating theme for the year 2022 is firm on the truth, strong in the faith, and abounding in service. Mahalaga po na maunawaan natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon patungkol sa paglilingkod sa Diyos. And we know that God works wonders when we serve Him. And one way of declaring God's wonderful works is by serving Him. Mga kapatid, alam natin
sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, especially in the corporate world. Their motto is, service is our business. At kung observant lang tayo mga kapatid, many of church worship programs say, we enter to worship, we go out to serve. O mga kapatid, service is commonly agreed upon both by the secular world and the religious world. But the reality of it is one thing. Service is hardly rendered and seldom practiced. And in spite of this motto and saying, the common expectation is that of being served rather than to serve. Meron akong hindi makalimutang humor sa radyo patungkol sa buhay ni Juan. May mga kaibigan si Juan na tinanong kung anong ang gusto nilang maging pagdating ng araw. Sabi ng isang kaibigan ni Juan, gusto kong maging isang teacher para makatulong sa aking kapwa. Ang sabi ng isang kaibigan ni Juan ay gusto kong maging isang doktor para makatulong din sa aking kapwa. Sabi naman ng isa ay gusto kong maging isang engineer para makapagpatayo ng magagandang kalsada at mga gusali at makatulong sa aking kapwa. At tinanong si Juan, Juan, anong gusto mong maging pagdating ng panahon? Sandaling nag-isip si Juan at buong sigla niyang sinabi, gusto kong maging kapwa upang matulungan ako ng lahat. Mga kapatid, ito yung pangkaraniwang kaisipan at hangarin ng tao na sila ay matulungan, na sila ang paglingkuran. At ganyan po ang nangyayari kadalasan sa ating lipunan at sa kabuuan ng ating bansa. On the other hand, beloved in the Lord, Jesus' life principle is founded on the desire to serve. At tingnan ninyo ang inyong mga Bibles sa Matthew chapter 20, verse 28. At sinasabi po ng talatang ito, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. At kung titingnan natin mga kapatid, ang sinasabi sa John chapter 12 verse 26 ay mababasa natin ang ganito. If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. O mga kapatid, ang ating Panginoon ay nagbigay ng halimbawa sa atin ng prinsipyo ng buhay ng paglilingkod sa iba. At gayon din ang kanyang expectation. His expectation from his followers is for them to serve him because this is what the Father honors. At bago po tayo tutuloy sa ilang mahalagang puntos ng ating mensahe sa gabing ito, just few remarks, mga kapatid. First, dito sa 2 Corinthians chapter 4, ay makikita natin dito ang salitang ministry. Sabi niya, therefore seeing we have this ministry. Ito pong salitang ministry sa verse 1 is what is commonly known as service. Sa original na salita, ito ay tinatawag na diakonia. It is an encompassing word that basically refers to the believer's act for God and for others. Nang tinutukoy ng ministering ito ay ang paglilingkod. And this word diakonia was used 34 times in the whole New Testament. And it was first mentioned in Luke chapter 10 verse 40, which Martha is rendering to the Lord Jesus Christ. But Martha was cumbered about much serving. Diakonia po yan.
and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister has left me to serve alone? Another form of the noun form of diakonia. Bid her therefore that she help me. And the word diakonia was last mentioned in Revelation chapter 2 verse 19. And this is the service being done by the church in Thyatira. It says, I know thy works and charity and service. Yan po yung diakonia and faith, and thy patience and thy works, and the last to be more than the first. So makita natin mga kapatid na ang common meaning of the word diakonia ministry sa 2 Corinthians 4:1 is service. Kaya when we read the word ministry dito sa 2 Thessalonians chapter 4, it simply means in the general term service. And service is being done because of the mercy we receive from God. Kaya ang sabi niya dito sa verse 1, as we have received mercy, we faint not. Everyone who received mercy have no other joy but to serve the one who extended to him this mercy. God's mercy is withholding the judgment or the wrath that the servant deserves. And God gives him the opportunity for repentance and faith. Kung babalik po tayo sa Old Testament, makikita po natin dito mga kapatid na dahil sa kahabagan, dahil sa kagandahang loob ng master ng isang servant, wala siyang ibang nanaisin, wala siyang ibang kagalakan sa kanyang puso kundi ang paglingkuran ang kanyang Panginoon. Exodus chapter 21 verses 1 to 6. Hindi na po natin babasahin ang verses 1 to 6. Gusto kong pansinin lang po natin ang verse 5. And if the servant shall plainly say, I love my master, my wife, and my children, I will not go out free. Verse 6, then his master shall bring him unto the judges. He shall also bring him to the door or unto the doorpost. And his master shall bore his ear through with an awl, and he shall serve him forever. Dahil sa kagandahang loob at kahabagan ng master, this servant has the joy of saying, I will return. Ang sabi niya dito, to my master, I will not go out free. Mas maligaya ako, mas masaya ako na maglingkod sa aking Panginoon. So mga kapatid, dahil sa kahabagan ng Panginoon, nagbubunga ito ng kagalakan na tayo ay patuloy at totoong maglingkod sa Kanya. The wonder of serving God. At ang proposition po natin sa ating message sa gabing ito is, every believer is a servant of God. Some are called to full-time ministry, stay full-time in the ministry. Some are called to special ministry, pursue that special ministry. But all are called to serve. Therefore, we must abound in our service to God. There are just few things that we need to understand, beloved in the Lord, from the passage we have read, so that we will see the wonder of serving God. The first thing or the first point is the consecration of God's servant. Balik tayo mga kapatid sa 2 Corinthians chapter 4 and we will focus on verse 1 and verse 2. Unang-una sa consecration ng isang tagapaglingkod ng Panginoon na tayo yun lahat, bawat mananampalataya, is that there is consecration in his walk with God. Dito sa
chapter 4, verse 2, we can read sa first part, sabi niya, we have renounced the hidden things of dishonesty. Itinakwil na ang anumang mga bagay na nakalihim, ang mga bagay na lihim, ngunit nakakahiya, at ito ay mga lihim na hindi pagtatapat. Tayo mga kapatid, sa ating buhay, bagamat hindi nakikita ng lahat, bagamat na ililihim natin sa iba, mayroon tayong mga ginagawang hindi pagtatapat sa Panginoon. And many times we have been disobedient to God and His Word. And because of this, we do things because we are prompted by our selfishness, sarili nating lang kapakanan at sarili nating kagustuhan ang nagiging dahilan bakit tayo kumikilos o gumagawa. And because of the praise of men, kaya tayo gumagawa, hindi dahil sa Panginoon at hindi dahil sa gabay ng kanyang salita sa ating buhay. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21, may binabanggit dito si Apostol Pablo. Ang sabi niya, sa verse 20, but in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purges himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Sinasabi niya dito, mga kapatid, na sa tahanan ng Panginoon, o kaya sa iglesia, sa kapulungan ng mga mananampalataya, tayo ay lahat mga vessels. May mga vessels na handa magpagamit para sa kapurihan ng Panginoon, at may mga vessels na nagagamit ang kanilang buhay sa dishonor, na hindi naluluwalhati ang Panginoon, because they have not renounced the hidden things of dishonesty. At sabi din ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, sabi niya, not walking in craftiness. Hindi na namumuhay na mayroong pandaraya, there is deceit or trickery. Hindi na namumuhay na ginagamit o ang kaparaanan na masama para ma-achieve ang kanyang goal, not doing things with hidden and selfish agenda. Ito po yung consecration ng isang servant ng Panginoon. Secondly, he has commitment to the Word of God. Ang sabi niya dito sa verse 2, ikalawang bahagi, ang sabi niya, nor handling the Word of God deceitfully. Ang sabi niya sa verse 5 and verse 6, for we preach not ourselves but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God who commanded the light to shine out of darkness had shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Mga kapatid, gusto ko lang diinan ang dalawang bagay dito. First, for those who preach the Word of God like the Apostle Paul, they must be careful in their preaching that they don't adulterate God's Word with man's wisdom and philosophy. Ang mga mangangaral ng salita ng Panginoon, mga kapatid, will have a true commitment to the Word of God as a consecrated servant of God by being careful na hindi niya sariling karunungan at hindi pilosopiya ng tao ang nilalaman o kaya nagiging kahalo ng kanyang pangangaral ng salita ng Panginoon. Sa Colossians chapter 2 verse 8 ay ganito po ang binigay na babala ni Paul ni Apostol Pablo. Ang sabi niya dito, Colossians chapter 2 verse 8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit,
after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Kaya mga kapatid, the servant of God, lalong-lalo na yung preachers like the Apostle Paul, pastors, must not handle the word of God deceitfully. On the other hand, secondly, gusto ko pong bigyang diin mga kapatid, for everyone who listens to God's word, they must listen with wisdom, and this wisdom comes from God. Sabi niya sa James chapter 1 verse 5. Bagamat maraming beses na nating nababasa o naririnig ito mga kapatid, basahin natin muli. Verse 5 says, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Itong karunungan na ito mga kapatid ay karunungan para maintindihan natin, maunawaan natin ang mga nangyayari sa ating buhay, at gayon din, karunungan din ito na galing sa Diyos upang maunawaan din natin ang kanyang salita at makalakad tayo, makadesisyon tayo ng tama ayon sa gabay ng salita ng Panginoon. So, not handling the word of God deceitfully, huwag po nating baliwalain kung tayo'y nakikinig. Huwag nating baliwalain ang salita ng Diyos. Mag-focus tayo sa pakikinig sa salita ng Diyos. Just as an honest disclosure of the heart of a pastor. Ang isang pastor po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon ng ilang oras para maipaunawa sa mga kapatiran. Dahil ayaw ng mga pastor na baliwalain nilang salita ng Panginoon, dapat lang ng mga mananampalataya hindi nila baliwalain ang salita ng Panginoon. Focus tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, at kung mahirap itong unawain, makakahingi tayo ng karunungan galing sa Panginoon. At kailangan po nating maunawaan, because the God expects us to be doers of the word. James 1:22, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. The consecration of God's servant, there is consecration in his walk with God, and there is commitment to the word of God. The second point of our message is the composition of God's servant. Balik tayo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7. At basahin po natin mga kapatid muli, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. The composition of God's servant. What are God's servant made of? Ang sabi niya dito, earthen vessels, meaning to say brittle and breakable pots. Earthen vessels is the picture of pottery jars which are used as storage for all sorts of things. Ang example dito mga kapatid ay household lamp which were made of clay to hold the oil and a wick. Pangkaraniwan ito sa buhay ng mga Israelitas, even the Middle Eastern people. Valuables or treasures are also stored in such earthen jars. At isa pong very significant thing na masasabi natin mga kapatid is that the Dead Sea Scrolls were found in pottery jars after being hidden for 19 centuries. These pottery jars are brittle and breakable, na kung hindi iingatan, masasayang ang mga itinatago at inilalagak sa mga earthen vessels na ito. And the Apostle Paul used the figure of earthen vessels to illustrate the human body with its frailties. And also, the entire human personality to show how it is subject to weakness, to sufferings, and to discouragement.
Because the Apostle Paul wants to emphasize that we are all compared to earthen vessels. Salamat sa Panginoon sa paalala na ito, that we are compared to earthen vessels as servants of God. Mga kapatid, brethren, I know that I am weak and have lots of limitations. That if I just look at them all, the temptation to give up is so strong. Mga kapatid, and I also know that the believers in Christ, the brethren, have their own weaknesses and limitations and are always being tempted not to go on. Pero hindi natapos doon sa sinabi ni Apostol Pablo na we are earthen vessels, brittle and breakable, weak and have lots of infirmities, that it will be easy for us to give up. Ang sinasabi niya dito, mga kapatid, the second part of verse 7, sabi niya that the excellency of the power may be of God and not of us. Itinulad tayo sa mahihina, madaling masira na mga palayok na yari sa putik upang hindi tayo ang magmalaki, kundi sa halip ay maipakita ang kapangyarihan ng Diyos na pwede niya palang gamitin bilang kanyang mga tagapanglingkod ang bawat isang mananampalataya, bawat mga ngaral, bawat pastor na bagamat mahihina ay magagamit ng Panginoon, dahil ang kapangyarihan ng Panginoon ang siyang kikilos sa pamamagitan nila. So we are all earthen vessels, only usable because of the power of God. It is wonderful to be servants of God, and there is wonder in serving God. The third point na gusto ko pong maunawaan natin, mga kapatid, upang makita natin ang kagandahan ng paglilingkod sa Panginoon, the content of God's servant. We are compared to earthen vessels, and what is the content of the earthen vessels, the servants of God? Sabi niya dito, we have this treasure. Ano ang content ng earthen vessels? Ano ang dinadala ng mga lingkod ng Panginoon? First, the Word of God. Sabi niya dito sa verse 2, nor handling the Word of God deceitfully. So, ang nilalaman, ang nakalagak, ang ipinagkatiwala sa servants ng Panginoon who are earthen vessels is the Word of God. And in particular, ito ay tinatawag na gospel sa verse 3, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Sa verse 4, it is called the glorious gospel of Christ. We know, beloved in the Lord, that human instrument is weak and inadequate. But the message is vital and of great value and importance. At dito makikita natin, mga kapatid, the wonder of serving God. By utilizing frail human servants, God demonstrates that the light of the glorious gospel of Christ, which transforms men's lives, is from God and not because of any servant. Hindi po ba, mga kapatid, nakahanga-hanga at isang kagalakan na tayo ay maglingkod sa Panginoon? We are the earthen vessels, the servants, pero pinagkatiwala ng Panginoon ang kanyang napakahalagang salita upang siya ang maitaas, upang siya ang makilala. Hindi ang vessel, but the treasure, but the Word of God.
the gospel of the Lord Jesus Christ. I just would like to share this quote to you from John Hodson Taylor, a missionary who opened inland China to the gospel. And he said, "All God's giants have been weak men who did great things for God because they reckoned Him being with them." O mga kapatid, hindi tayo mga makapangyarihang mga tao, pero maari po tayong magiging kagamit, gamit sa Panginoon sa kabila ng ating mga kahinaan dahil sinamahan tayo ng Panginoon. Kaya naganap ang mga dakilang bagay. Kaya pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng mensahe. Dahil sa mensaheng pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, maglilingkod tayo sa Panginoon. Do you treasure the message of the gospel? Mahalaga po ba sa inyo mga kapatid ang mensahe ng Ebanghelyo? For true believers, it is the greatest treasure because by the gospel of the Lord Jesus Christ, mayroon tayong kaloob na buhay na walang hanggan. Kung kaya't mayroon tayong kagalakan na maglingkod sa Panginoon. Content of the vessel is more important than the vessel. If we will guard the treasure, God will guard the vessel. Mga kapatid, as we keep on serving the Lord, bringing to others the great treasure, the Word of God and the Gospel of the Lord Jesus Christ, God will guard us. God will protect us. God will preserve our lives. Lastly, the last point is the courage of God's servant. At ito ay makikita natin sa verses 7 to 12. Why do we have courage? Una dito mga kapatid is because of the power that comes from God. Dito sa verse 7, sabi niya that the excellency of the power may be of God. Ang dahilan bakit tayo nagpapatuloy na maglingkod sa Panginoon at nagagalak sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang kumikilos sa atin. It is because of God's power that we can overcome all trials. It is God who gives us victory over trials. Kung buksan po natin ang ating mga Bible sa Psalm chapter 124 verse 7, dito ay binibigyan tayo ni David ng encouragement. Ang sabi niya dito, "Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers. The snare is broken and we are escape." Ang Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng tagumpay sa mga pagsubok na ating daranasin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Because we are all God's servant. At sa James chapter 5 verse 11, ganito po ang ating mababasa, "Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy." Itong end of the Lord dito is the blessing of the Lord na sa lahat ng pagtitiis ni Job, kahit ang panghahamak sa kanya ng mga kaibigan niya ay nagpatuloy siya, naging patutuo siya para sa Panginoon sa kabila ng kanyang kahinaan. Mga kapatid, ang sabi niya dito, "Have seen the end of the Lord." Sa kapangyarihan ng Panginoon, nagtagumpay siya at pinagpala pa siya ng Panginoon. I love this quote which says, "God gives us trials not to destroy us, but to develop us." Another source of courage of God's servant is because of the blessings brought by trials. God uses trials to bring out the best from us who are called the vessels
At sabi niya sa 1 Peter chapter 1 verse 7, ganito po ang sinasabi, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. O mga kapatid, ang pagsubok ay ginagamit ng Panginoon upang ang ating pananampalataya ay matagpuang subok. Nagtagumpay tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. At sabi nga sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8, ang sabi niya, we are troubled on every side, yet not distressed. We are firm. God brings firmness through trials. Sabi niya dito, we are perplexed but not in despair. We become hopeful. Sabi niya, persecuted but not forsaken. We are being cared for, cast down but not destroyed. Kahit ibinabagsak, bumabagsak, hindi lubusang nasisira at hindi lubusang nalulugmok. These are blessings that we can say we are firm, we are hopeful. People will care for us and we are still on the go for the Lord, not discouraged. Another reason why we have courage to serve the Lord is because of the beauty manifested through trials. Kung basahin po natin ang verse 10, always bearing about in the body the dying of the Lord. Anong sabi niya dito sa last part of the verse? That the life also of Jesus might be made manifest in our body. The life also of Jesus might be made manifest in our body. The beauty of the Lord Jesus Christ is being seen in us. Sabi ng awitin, let the beauty of Jesus be seen in me. Difficulties are simply God's way of writing our life's message clearly enough so that people can see Jesus. Kung mayroon man tayong pagsubok at mga tinitis na kahirapan, mga kapatid, mayroon din naman pagpapala na nagiging matibay at matatag tayo. Ito ay paraan ng Diyos na ang mensahe ng ating buhay ay maliwanag para hindi tayo ang makita, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. And another reason why we have courage to serve God is because of the benefit brought by trials. Sa verse 12, ang sabi niya, so then death worketh in us, but life in you. Sa paglilingkod natin, mga kapatid, sa Panginoon, we as earthen vessels weak but empowered by God. We as earthen vessels, but we contain the treasure of the Word of God. Ang bunga nito, mga kapatid, ay buhay. Buhay mula sa Panginoon. Buhay na walang hanggan. Buhay na binago ng Panginoon. Napakarami po nating mga problema sa ating pamilya. May mga kasama sa pamilya na pabigat, black sheep. Pero mga kapatid, maglingkod tayo sa Panginoon, magbubunga ito ng buhay, bagong buhay, buhay na nakay Kristo sa mga tao na ating pinagmamalasakitan, na tila baga ay napakalayo sa Panginoon, pero maaari pong mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, mamuhay para sa Panginoon. Alam naman natin, mga kapatid, why do doctors work in operating room for hours to do a heart bypass or brain surgery? Because of life. Why do firemen brave the flame
to save a life? Why do mothers brave the pain and risk their lives in delivering their babies? Because of life. Sa buhay na mababago, mga kapatid, kung naglilingkod tayo sa Panginoon, we take courage. Dahil napakahalaga ng buhay ng taong yan. Maaring ito ay buhay ng iyong asawa, buhay ng iyong mga anak, ng iyong anak, buhay ng iyong magulang. Serve God. There is wonder in serving God. As we conclude, beloved in the Lord, let me just say, and I hope this will become treasures in our hearts. We are all God's servants. Secondly, serving God must be our source of joy. And thirdly, serving God is an honorable act. Let me just close by asking you to read with me John 12:26. John 12:26. It says, "If any man serve me, let him follow me. And where I am, there shall also my servant be. And if any man serve me, him will my Father honor." The safest place on this earth is the place where we serve God. Because ang sabi niya dito, "And where I am, there shall also my servant be." And the most honorable thing in man's life is to serve God. Dahil ang sabi niya dito, "If any man serve me, him will my Father honor." We want protected life, fulfilled and successful life. We want a life that is honored. This is the wonder of serving God. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang gabi sa bawat isa sa atin, mga kapatid. To God be the glory. Proverbs chapter 3, verses 9 to 10. "Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine." Let us pray. Amang banal na sa langit, Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Sa pagkakataong ito, tulungan mo po kami na kami ay makapagbigay ng bahagi na pinagkatiwala mo po sa amin na mayroong kagalakan at pag-ibig sa aming mga puso para sa ikalalago na iyong banal na salita. Pagpapalain mo po ito at ang bawat isa sapagkat ang lahat ng ito ay aming dinadalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus na nagmamahal sa amin na walang hanggan. Amen.
For our closing prayer, let us pray. Amang banal na sa langit, Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong banal na salita na amin napakinggan. Tulungan po kami na ito ay may tanim sa aming mga puso't isipan at may bahagi rin po namin sa iba ang magandang balita. Patuloy mo po pagpapalain ng bawat isa sapagkat ang lahat ng ito ay aming dinadalangin na may pasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen.